din para sa side ng Onyx PH. Meron silang Chang O tsaka ano eh, Yisun Shin. So this is equal in terms of wave clear. Tignan na lang natin dito kung paano yung magiging rotation, because a lot of us know that NXP Solid are really creative. Pati din naman ng Onyx PH, creative sila kapag sa paggagawa ng rotation nila. Yep, and NXP Solid are going to have a great time to sustain. They will have a... Pag ganitong lineup mo kasi, Tol, sobrang tanky, di ba? Mm. Kaya mong gumawa ng invade tulad ng ginagawa nila ngayon. Tiyan mo, look at where NXP Solid is. They, kaya nilang mamain yung mga picks na ganito. Especially the Ruby, which is early game, wala pang ultimate, hindi ba siya nakakatakot? Nakita mo kung paano sila naghiwalay doon? Sila Chester, pumunta agad sila doon sa may orange ng kalaban para kahit papano hindi maagaw sa kanila. And that is going to be extra monsters to take down for NXP Solid. Napakaaga. For, para naman sa side ng Onyx PH, hindi na nila hahabulin yung idea na maniningil kami dahil kinuha nyo yung orange buff namin. Alam na nila na wala yun doon, at ang gagawin na lang nila dito panigurado, is mag-focus na lang sila doon sa mga bagay na kaya nila kunin. Kasi naagaw naman eh. It's very important to know na objective pa rin. Kahit na ganyan yung lineup nyo, you need to keep your eyes on objectives like this. And I would say na mas magkakaroon ng priority ang NXP ngayon dahil dito, no? Itong priority na sinasabi natin dito, especially on the buffs. It's very important. And H2O needs all of these. He needs to catch up in terms of the buffs kasi hindi pa clear yung orange. Bakit? Dahil they're saving it para dun sa turtle. Ayan na yung turtle in 50 seconds. That's why ngayon pa lang nila kinuha yung orange. So, meron silang fighting potential pagdating ng first minute ng game. Tapos ngayon naman, meron uli silang fighting potential dahil sinave nila yung kanilang orange. Ayan na buff nga, diba? And eto, pinasok diba? Ko sila ni Renny J. Yun. And si J dito versus Renny J. Oh, my Venus dito. Look at that positioning. Ang ganda ng ginawa dito ni Mamshoes. Pero kakayanin ba nilang i-secure yung kill dito kay Renny J? Hindi nila makukuha. And, wow! So, yun na yun. Oh, yun na yun. Yun na yung sinasabi mo kanina, Butters, yung silbe ng Lunox for a target na nag-regen tulad ni Alice. Right? You kill the target right away bago pa niya magamit yung ultimate niya, bago pa siya makahigop ng HP. At kita mo naman yung nangyari. He was not able to recover. Iaknu just got back here. And NXP Solid are ahead in gold. Maganda yung pinapakitang simula dito ng NXP Solid. Pero Onyx PH, in terms of adjusting, kailangan din bantayan sila ng NXP Solid. Tama, as we all know, they are really good in adjusting on the fly. Yun yung isa sa mga strengths ng Onyx PH na hindi mo matatanggal sa kanila. Ngayon, si Wise, kinukuha niya tong orange buff. Look at Dilar with the pull. And here comes the meteor shower. At eto na si MB. Lumilipad na siya. The dragon is here. Pumasok siya dito sa apat. MB with the flicker. Jay going in. He will get the kill. Knock up on Yawi. Iyaknu, papasok pa ba siya? Okay. Hindi na yata. Tapos na. Yata. Tapos na. Okay na. Kala ko mag-aaway pa eh. Awat. Hindi kasi paminsan, dala ng bugso ng damdamin eh. May pumapasok pa eh. Pumapasok yun. And for the meantime, that's fine. Here we go, Renny J once more with Chaos. Assault. Beautifully done there for NXP. Again, once more, admiring the control na pinapakita naman ng Onyx PH dito sa mid lane at sa mid game. May laging call dito. Napapansin ko lang ha, sa lahat ng mga games na nakikita ko from NXP Solid, may call dito si Renny J and si Yawi na lagi silang, ay si Renny J at si H2O na nagkasama sila doon sa isang side ng at mapa. At a specific point. Tapos, at a specific point. Tapos ang ginagawa na, tinitakedown nila yung katapat ni Renny J. Dinadaan nila sa Brusco, dinadaan nila sa damage. Kasi mag-isa, di ba? Kasi mag-isa. That always happens. And it's a good, that's actually something na napansin ko din where if you are laning against Renny J or H2, parang you have to watch out kasi they're always near each other. Di ba? Ang Onyx naman, tatandaan natin na sinabi na natin to eh. Pag si Basic ang naglalaro, aggressive. Kapag kasi Wise ang naglalaro, passive pero slowly getting their approach. Kumbaga, gold ang focus. Kapag ka nakapag-farm si Wise, doon kayo matakot. Kasi ganun maglaro talaga si Wise. Kumbaga slow but steady. Tama. And of course, Wise is not gonna be the case here. For the meantime, si Jay naman ang target ng NXP at 5 minutes in the game, 19 seconds on the turtle. They really want that setup. Iaknu though, facing the Wrath of MB.
and will be able to get out of there. And that is again the power of the Alice. Ang problema daw, si Iacno is medyo nahihirapan na ding mag-survive sa lane niya. Yun yung ano, yun yung kailangan bantayan ng Onyx PH dito, yung pag-overextend. Hindi nila afford magbigay ngayon ng kills because they know na si Wise lang talaga yung hinaantay nila dito. Mm-hmm. Wise is going to be the instrument para sila ay makalamang mamaya kapag nag mid-game spike na siya. Si Venus naman dito, tamang sending stars lang. Sending stars? O yan, no? Send 1 million stars. Oh. Send 1 million stars at masakit yun. Magpapanik ka pag nasendan ka ng ganong kadaming stars, di ba? And ito ah. Okay, good move from Onyx. Ginawa nila, sila yung pumesa dito, pero this is going to be the link. And ang bilis ng pag-takedown nila. Ang ganda na ginawa doon ng Onyx PH. Ang sabi nila, sige, i-take natin yung turtle. Meron tayong retribution. And wala si H2O sa paningin natin. So, ang gawin natin, mabilis naman tayo eh. Unahan natin sila. That's right. And they have been doing that over and over again because of their raw damage output sa early game, di ba? I wonder if they can keep doing that. Kasi ngayon, feeling ko naman, like what we've been talking about since for the longest time, ito sa H2O, napaka-stable niyan kumuha ng gold. Like, Andy, pasok niyan. Kahit nalulugi ang NXP, expect mo si H2 may gamit. Mm. And yun naman yung strength ng Heron to. Will that be a problem for Onyx later? Let's find out! Op, Yawi ang napili dito. Yawi ang napili. At si Yawi ang tutumba. Iacno holding on to his lane. Ito yung isa sa ano eh. Ito yung isa sa mga pinaka-importanteng bagay as a side lane. Mm-hmm. Mahawakan mo yung turret mo. Tama. Doon sa may baba, yes, sabihin na natin, nagkaroon na ng problema dito si Dilar. Nabigay niya na yung side niya. Pero at least hindi pa gaanong nakikita yung epekto nandito para sa side ng NXP Solid. Kasi hindi naman talaga sila totally pumapasok doon para mag-knockout ng ayun, mga green monsters. Uh-huh. Nandyan, yung buff, makikita mo sila doon once or twice. Pero kasi Ling yan eh. Kaya yeah. Niyan mag-in and out sa jungle nang hindi napapansin. And ang panghuli nila dito is si Jay, which cannot always be, hindi naman pwedeng naka-permanent Ling duty lang siya. Ang daming threats dito sa NXP. Kaya medyo nahihirapan din si Jay na mag-prioritize kay H2O. Hindi niya kayang babantayan magdamagan kasi syempre, the rest of NXP also need to be taken care of. And Halberd is there para kay MB. Wala na tayo masyadong makikitang healing shenanigans dito. Mahirapan na. Para kay Yaku, para kay Dilar. I mean, makikita pa rin natin pero not as effective. Si Rene J ang target nila dito. And the Order of Brilliance, hindi nila mahuhuli si Rene J. Nandun yung knock-up sana kay J. Pero alam mo, sabi ni Rene J doon, kulang. Alam ko yung timing. Yep. And that's not si H2. Oy, H2! Di kanya makuha. Wise will secure that turtle pop. Oh my god, it's a big fight. JJJ, Yawi dito going down. Chester dito yung magiging next target. Wise going in. Rene J dito. Ano magagawa niya? And look at Rene J taking down Wise. Pero will it be enough? Tatlo pa ang kalaban niya dito. And Rene J taking down two. Pero Onyx PH, they get the wipe out. Wow, beautifully done. And I would say, Rene J, munti ka nang makadali ng madami pa, pero hindi sapat ang regeneration ng Lunox niya para makasurvive doon. Good job for Onyx PH for keeping that going for a long time. Kita mo dito, hindi nila ininda yung mga si Halberd at kung ano pa dito sa big fight na to. Ay kung mapapansin mo dito kung paano nila tinake yung fight na yon, si J, isang sipa lang ang kailangan. Nakita mo si Wise, sobrang aggressive niya na Order of Chaos Darkening, rather, ginamit yun kay Wise. And si Wise, kapag nandito talaga siya sa area na yun, walang takasan. Walang takasan. Sa isang, ano, sa isang Lunox. That's true. It's very difficult to do that all the time. Especially right now, walang ano. Alam mo yung hindi siya may iwasan na skill. Huming yung mga hits ni Lunox eh. Walang takas talaga. Kahit mag-dash out ka palayo, alam mo yung pakaramdam yung mga malalaking holin, tapos hinuholin-holin ka nung yan. Pero homing. Homing yung homing holin. Homing eh, yung holin. Masakit. Homing yung holin, masakit kahit, yun. Kahit mag-tumbling-tumbling ka dyan, hindi yung maiwasan hindi yun. Hindi mo maiwasan yung holin. Yan nga holin eh. Pero good job ah. Onyx and Onyx PH, they knew when to fight at kinuha nila yung oportunidad na hindi nakaposisyon yung NXP in the way that they want. Okay, si Omay Venus dito, tingnan mo yung ginagawa niya kay MB. Sini-seasoning lang niya. Magic sarap. Sini-seasoning lang niya kahit papaano. Alam mo yun? Kumbaga, dagdag ano? Dagdag, dagdag spice ng buhay. Oh, yeah, dagdag spice ng buhay. Yes. Dagdag lasa. More spice, more ano, more thrills. Okay. Diba? So, nababansin mo na dito, Rockart, di ba? Nakapwesto na sila dito sa may bottom side kasi yung Lord pa-up na. Yep. Sabi-sabihin both teams dito, they're giving a lot of importance para sa Lord. And that is the buff
Chester dito going in. Stun is there. Dilar dito. Makakahatak ba siya? Oh my God! Palapit sa Onyx! And that is going to be MB taking down Jay. Pero sabi ni Alice dito, pa-region lang, bes. Okay lang ba? Yep. Oh okay. My goodness. That was the setup that Onyx wanted. Yun yung nasa isip mo tuwing magpipick ka ng isang Ruby. Yung hila sabay blink papunta sa kampi mo. And it happened. I think bihira mangyari yun sa atin in fairness. Actually, for NXP Solid, naglakad sila papasok dun eh. Yeah, they did. They did. Pinwesto nila yung sarili nila na mauhu. That was the perfect timing. Sinamahan niya pa ng flicker. It's super effective. It's super effective. Again, medyo mahirap din as NXP to read these plays kasi nasa bush lang yung Onyx. I don't know if we're gonna get a replay of that, but definitely we will see that non-stop pa rin ng Onyx to provide pressure. The Lord is still gonna be the target here para sa Onyx. And NXP, they're trying to defend as long as possible. Sabi nila, clear lang tayo ng clear. Again, we do scale better. Mm-hmm. At eto, si Yawi ang nabigyan. Lore's pathway is used. MB dito going for Oh My Venus. Yun lang yung gusto niya talaga kay Venus. Matanggal yung armor, yung shield ni Venus. Kasi pagka natanggal niya yung shield ni Venus, mabagal yung damage output niya. Tumumba na dito si Yawi. Chester will be the next one. Matutumba din siya, pero Renny J. Ang hinatak na naman dito ni Dilar. Order of Brilliance nandyan, pero the damage, is it enough? Yes, it will be. Nandun sa may likod si Ren, si H2O just blocking out the creeps. It's what Link players do talaga to, alam mo yon, magkaroon lang ng onting lamang or space para dito sa kanyang team. NXP Solid, ginagawa nila lahat dito para makabawi, but still, Onyx PH, hindi nila hinahayaan yun. That's true. And sobrang decisive ng Onyx PH taking the team fights that they know they can take. Ayan na, nakuha nila yung objectives that they want, pero at the same time, yung sinabi natin tungkol kay H2O, kahit na nabibehind ang NXP Solid, he will still be able to get gold around the map with the picks that he gets. Mm. So, hindi pa naman tapos. Although, it's a really big gold lead here. 9,000 para sa Onyx PH sa puntong 12 and a half minutes. Dilar, tumatambay siya dito and this is not a really good place to be in right now. Yep, medyo... His one yung tumagan sa wall. Medyo talagang ipit na ipit talaga siya dito. So, ang daming beses sinubukan tumalag sa wall. Ilang beses yun? Bilangin natin. Pader. Ang daming yung pader. Ang kamal ng pader, men. Alam mo itong series na to, masasabi ko lang dito. Pwede mo malaman kung sa ano to eh, sa TikTok. After nito, kunyari, may nanalo na dito, di ba? Kung sino man manalo sa kanila, okay na naman sa atin kahit anong mangyari. Siyempre. Pagka natapos nito, rematch na nito, one time lang kasi to, so TikTok na yung next, tsaka playoffs. Pero mauuna yung TikTok kasi matagal pa yung playoffs. Pero dito, si Iyakno, pumasok na siya. And that is to be going to be the blood off. Tignan natin kung magagamit niya uli yung blood oath mamaya-maya. The Lord is there, pinapalo-palo si H2O. Jay going in, pero the dash out from H2O. Timely to get away from Jay. And it no rhymes. Minions. Yes, no minions. Ganun na naman! The moves like Jay! Like Jager! Ayan si Jay. Gumagalaw na naman. And it's going to be a wipeout for NXP. Onyx PH clean out the towers. They clean out the minions. And they will go for the finish. And Onyx PH weathering the storm. We'll be right back.